kaibigan, sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng lumot. Actually, ilang uri lang naman ng lumot, mga dalawa, tatlo ang pag-uusapan natin. Though maraming naitalang uri ng lumot, ayon sa research, nakapagtala sila ng more than 30,000 variety ng lumot. Pero sa bidyong ito, pag-uusapan natin yung mga dalawa o tatlong uri ng lumot na madalas nating makita sa ating mga palaisdaan sa mga brackish water pond. Magbibigay ako ng konting explanation sa bawat uri ng lumot na ipepresent ko sa inyo. I-discuss muna natin yung unang uri ng lumot na paborito ko. Ito yung tinatawag na lablab. Ang lablab, ito yung organic material na madalas natin makita sa pond bottom, sa floor ng palaisdaan natin. Tawag nga nila dito banig. Banig na lumot sa palaisdaan. According sa mga scientists, wala daw accurate definition ang lablab at wala rin itong English name o kaya naman scientific name. At ayon sa research, hindi daw nila mapinpoint kung ano ba talaga yung mga elements na bubuo sa lablab. Pero ang sabi sa BFAR na ang lablab daw ay combination ng plankton tsaka decomposing algae. Ano ba itong plankton? Ang plankton, may dalawang klase yan, yung phytoplankton tsaka zooplankton. Ang phytoplankton, ito yung halaman. Ang zooplankton naman, ito yung hayop or animal. Ang phytoplankton, ito yung mga microscopic organism na hindi natin nakikita sa mga mata natin. Nagpapatiandod lang sila sa tubig, hindi sila gumagalaw, pero may buhay sila. Ang kagandahan ng mga phytoplankton, nagpo-provide sila ng oxygen sa palaisdaan kapag sila ay gumagawa ng pagkain through photosynthesis. Ano ba itong photosynthesis? Balikan natin, na-discuss ko na ito dati. Ang photosynthesis, ito yung halaman na gumagawa ng pagkain. Kapag nag-meet ang carbon dioxide, water, tsaka sinag ng araw, sunlight, or light energy, nagkakaroon na ng chemical reaction doon sa dahon. Ngayon, kapag nagkaroon na ng chemical reaction, nagpo-provide or nagpo-produce na sila ng dalawang product. Ano ba yung dalawang product? Ito yung sugar tsaka oxygen. Going back, ito ha, ang lablab, according sa research, hindi siya mapapantayan ng kahit anong commercial feeds. Hindi niya mapupunan yung nutritional requirements ng mga alaga nating isda o hipon kung iaasa lang natin sa feeds. Merong taglay ang mga lablab na hindi kayang ibigay ng commercial feeds. Kaya eto, huwag kayong maingay. Alam nyo ba na kaya napakasarap ng mga bangus sa dagupan dahil nagpapakain sila ng lablab, purong lablab. Kaya nga tinawag ang lablab na wonder food eh. Or in other words, tinawag itong natural food mystery. Misteryoso daw itong pagkain na ito. Ngayon, itatanong nyo sa akin, paano ba patubuin yung lablab? Sasagutin ko yan mamaya. Pero bago yun, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba ang itsura ng lablab. Okay? Dito sa palaisdaan na to, kung makikita nyo, ito yung mga lablab, di ba? Ito yung sinasabi nila na banig na lumot. Bakit siya tinawag na banig na lumot? Kasi kapag nagbubloom na siya or tumutubo na siya, ito siya. Ayan. Nakalatag lang siya sa floor, di ba? Kapag magulang na ito, saka sila unti-unting lulutang, tulad nito. Ayan. Di ba? Lumulutang na siya. Ayan. Okay. Tsaka kung mapapansin nyo, ang lablab, hindi siya, wala kayong makikita mga hibla-hibla. Ayan. Wala. Di ba? Itong palaisdaan na ito, ito yung pinaka pampaswerte namin na palaisdaan dito kasi after namin mag-harvest, ang bilis niya tubuan ng lablab, halos lahat ng floor na yan, makukoat or coated yan ng lablab. Tapos later on, lulutang na sila, sobrang dami. Kahit nga hindi na kami maglagay ng fertilizer eh. Parang itong palaisdaan na to, ang laking blessing nito dito. Tsaka napakataas ng survival rate namin sa palaisdaan na ito. Ang tanong ngayon, paano ba magpatubo ng lablab sa palaisdaan? Okay. Ito ah, ayon sa research, ang lablab daw tutubo yan kapag ang level ng tubig mo ay below 10 centimeters. Okay?
Pero kapag 10 centimeters above yung level ng tubig, ibang klaseng lumot na yung tutubo. Ito yung lumot na lumot talaga, yung parang may mga string, mga buhok, hibla-hibla. Okay? Which is yun yung explain ko sa inyo ngayon. Pero bago yun, gusto kong sabihin sa inyo na palagay ko totoo yung research, kasi dito sa palaisdaan na to, wala kang makikitang lumot na yung filamentous, yung string na algae, yung may mga parang buhok-buhok. Ang kadalasang tumutubo dito, mga lablab. Dahil itong area na to, mababaw to. Kaya kung subukan natin tignan. May laman na tong hipon, ha, 50,000. Subukan natin tignan. Tignan mo yung level ng tubig. Ayan. Diba? Tapos, dun sa area na yun, banda dun, medyo malalim dun. Pero dun lang yung malalim na area. Pero dito, mababaw na siya. Ang kagandahan dito, kapag gabi, nandito sila lahat. Kapag araw naman, pumupunta na sila dyan sa medyo malalim. Kaya, kung mapapansin nyo ito, yung mga green na yan, mga lablab yan. Malapit na nga silang lumutang eh. Magpo-floating na sila soon. Kaya, naniniwala ako dun sa research na yon. Then mag-proceed na tayo dun sa susunod na uri ng lumot na i-discuss ko. Puntahan natin yung kabilang palaisdaan. Dito na tayo sa kabilang palaisdaan. Ito yung pinaka-common na lumot na makikita nyo sa mga brackish water pond nyo. Okay? Ano ba itsura nito? Ito siya. Ayan. Ano napapansin nyo, diba? Ganyan siya, diba? Para siya mga buhok-buhok or sinulid. Diba? Ayan. Alam nyo ba ito, kapag mura pa lang ito, hindi ito kinakain ng hipon. Kakainin lang ito ng hipon pag magulang na. Then, kapag naubos na nila itong nasa ilalim, itong hibla-hibla, may iiwan itong nasa ibabaw. Kapag naiwan niya nasa ibabaw na yan, magiging lablab yan. Kapag magulang na. Okay? Ngayon, ang tanong, paano kung ano? Kung sobrang punong-puno ng lumot ang palaisdaan, di ba? Minsan, parang isipin mo, baka ma-damage yung operation. Ganun. Ang gagawin mo, kapag nangyari yon, di mo na mapigilan yung pagdami ng lumot sa palaisdaan, maglagay ka ng ano, ng bangus, mga 300 peraso sa isang hektarya. Or bahala ka kung ilang bangus ang gusto mo ilagay. Kasi ang bangus, tinitiya ko sa'yo na napakabilis nilang kumain ng lumot. Malakas silang kumain ng lumot. So therefore, mabilis maubos yung lumot sa palaisdaan. Kaya kung maglalagay ka ng bangus, dapat yung kung sa tingin mo, kung ano yung dami ng bangus na sa tingin mo ay yung pang-control lang ba, makukontrol niya yung pagdami ng lumot sa palaisdaan. Just make sure may matitira pa rin para sa hipon. Okay? Konting kaalaman pa sa mga lumot na tulad nito, itong filamentous or string algae in Bisaya, filamentous, o kaya in Pangalatok, filamentous. Okay. Itong lumot daw na to, ito yung excess nitrate, kaya siya nabuo dahil sa mga excess nitrate. Ano ba yung nitrate? Ito yung final product ng nitrite. Ganito yan, nagsimula yan sa ammonia. Di ba may ammonia? May mga types of bacteria kasi na nagdi-decompose ng mga ammonia. Ngayon, yung bacteria na kung tawagin nila ay, marami kasing klase ng bacteria eh, sa palaisdaan. Yung bacteria na kung tawagin ay Nitrosomonas. Yun yung bacteria na nagkukonvert sa ammonia para maging nitrite. Ngayon, itong nitrite, meron na namang isang klase ng bacteria sa palaisdaan na dinidecompose niya yung nitrite. Ngayon, kapag na-breakdown na yon, ang magiging final product niya, yung nitrate. Okay? Kaya itong mga lumot na to, yung may mga parang may mga hibla-hibla, ito yung excess ng nitrate. Okay? Therefore, nagmula pa rin siya sa ammonia. Okay? Medyo napapalalim na tayo. Puro mga basic lang para mas, ano, para hindi tayo malito. Ang tanong, yung nitrate lang ba ang may, ano, may kakayahan na mag-produce ng lumot? Hindi, meron din. Itong nitrite, meron din itong kakayahang mag-produce ng lumot. Ito yung mga excess ng nitrite na kung tawagin ay blue-green algae. Ito yung mga single-cell algae. Ito yung, kapag nakita mo yung palaisdaan mo or yung aquarium mo na kulay green yung tubig, kulay green na siya, yun yung mga blue-green algae.
Therefore, produkto pa rin yun ng ammonia. Okay? At ayon sa research, ang blue-green algae daw ay possible na maging lablab. Diba sabi ko kanina na pinaniniwalaan nila na ang lablab daw ay combination ng plankton saka decomposing algae. Pero this time, sinasabi nila na ano daw, ang nitrite daw kapag nakapag-produce siya ng blue-green algae, nagiging lablab. So which is which, di ba? Kaya, yun, subukan nyo kung gusto nyo magpatubo ng lablab, babawan nyo lang yung tubig ng palaisda nyo. Dito kasi kaya puro lumot yung mga tumubo dito, malalim kasi dito. Tsaka, hindi pa namin kabisado that time, pero next time gagawin namin. Hindi namin papalalima masyado. Kasi sabi ng tatay ko, dati daw, mababaw lang to, hinayaan lang nila, tapos may mga tumubong lablab. Hindi lumot na kagaya nito. Basta lablab ang tumubo. Ang lablab, kapag lablab ang kinain ng bangus, purong lablab, sobrang sarap ng bangus. Kaya yung mga bangus sa dagupan, yun yung pinapakain nila mga lablab. Okay? Hindi lumot, kundi lablab. Ano-ano pa ba yung papel ng lumot sa palaisdaan maliban sa pagkain ng mga alaga natin? Ang lumot, provider din ito ng oxygen, okay? Pag araw, kasi pag nasisinagan nga sila ng araw, they produce oxygen through photosynthesis, 'di ba? Kapag gabi naman, they consume oxygen through respiration. So yung oxygen na pinoproduce nila, yun din yung oxygen na ginagamit nila pag gabi. Kaya sa gabi, kapag alas 12 na ng gabi, as much as possible, huwag ka na magpakain ng hipon kasi kapag nagpakain ka ng hipon, mas mabilis maubos yung oxygen sa palaisdaan. Hindi lang yung lumot yung nagkukonsume ng oxygen, okay? Lahat ng may buhay sa palaisdaan. Either the plankton, yung mga suso, yung mga lumot, plants, animals, lahat. Even the microorganisms. And, ano naman ang kinalaman ng water pH sa palaisdaan? Bakit masyado tayong naku-curious sa water pH na to? Ano bang papel nito sa palaisdaan? Well, ang water pH, kapag kasi masyadong mataas yung level ng water pH, kapag may ammonia yung palaisdaan mo, kapag mataas yung level ng pH mo, magiging toxic yung ammonia. Okay? Kapag masyado naman mababa yung level ng pH mo, acidic na siya, ano naman yan? May kinalaman din dyan yung ammonia. Magiging, magpipredominate yung isang klase ng ammonia sa palaisdaan na pwedeng makadamage sa mga hipon. Meron kasi dalawang klase ng ammonia. Ito yung ionized at unionized. Yung ionized, ito yung hindi gaano delikado, pero yung unionized, ito yung toxic. Na kapag mataas yung level ng pH, nagiging toxic na yon yung ammonia. Kapag masyadong mababa naman, nagiging harmful naman yung unionized ammonia. Okay, nag-guess nyo ba? Parang nalilito na rin ako sa mga sinasabi ko, pero believe me, totoo yun. Tsaka kapag masyado mababa yung level ng pH, acidic na siya, delikado yung mga hipon kapag baby pa lang. Kaya, as much as possible, kapag mag-stocking kayo, make sure to check your water pH. Bumababa lang naman yung level ng water pH kapag mababa yung level ng oxygen o kaya nagkakaroon na ng hypoxia, yun yung pababa na ng pababa yung level ng oxygen. Tumataas naman yung level ng pH kapag mataas yung level ng oxygen. Just make sure na free from ammonia almost yung palaisdaan mo, pero that's impossible. Lalo na kung nagpapakain kayo ng feeds, kasi ang feeds major cause ng pollution ng palaisdaan natin. Okay? Idagdag ko pa rin, kaya ako nakakaani ng marami dito sa isang palaisdaan kasi puro lablab talaga yung tumutubo sa palaisdaan. Yun halos yung pinapakain namin hanggang lumaki ng mga hipon. Sobrang lulusog ng mga hipon at mabilis lumaki dito sa palaisdaan na to. Ito yung palaisdaan na mababaw. Yung kinikwento ko kanina. Okay. So, yun lang yung maididiscuss ko sa inyo yung tungkol sa tatlong uri ng lumot na makikita natin sa palaisdaan. Yung pinaka-common nga yung filamentous string algae tsaka yung lablab. Okay, yung blue-green algae, minsan lang naman yung nag-o-occur kapag kapag umulan, doon namin napapansin na after ng ulan tas umaraw,
doon kami nakakakita ng blue-green algae. Masyado ng green yung tubig. Tapos, napapansin din namin na ang blue-green algae, kalaunan kapag magulang na sila, nagiging lablab na sila. Yun. Kaya sana nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea, ay konting idea lang, basic, at least makatulong sa inyo sa pagsisimula nyo ng inyong mga negosyo. Okay? At hanggang dito na lang, at ako ay maliligo na sa ilog. Hanggang sa muli, bye-bye!